Ang China ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Dito rin ang may pinakamaraming namamatay bunsod ng mga lindol. Noong 2008, tumama ang 7.9 magnitude na lindol sa Sichuan province sa China. 69,000 katao ang namatay. Halos 18,500 katao ang iniulat na nawala at 370,000 ang nasugatan. Tinatayang 150 bilyong dolyar ang halaga ng ari-arian na nawasak bunsod ng lindol na ngayon ay kilala bilang The Great Sichuan Earthquake. Ayon sa official announcement ng China, mahigit 5,300 mga estudyante ang kasama sa mga namatay dahil libo-libo mga paaralan ang gumuho. Dahil dito, isang komprehensibong pagsasaliksik ang isinagawa ng pamahalaan ng China para alamin kung bakit lubhang napakaraming mga kabahayan, gusali at paaralan ang gumuho. Matapos ang halos 10 taong pagsasaliksik, inanunsyo ng China noong November 1, 2018 na ipinagbabawal na ang paggamit ng quench and tempered rebars. Base sa kanilang imbestigasyon, ang pinakalumutang na dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao sa naturang lindol ay ang mahinang disenyo at konstruksyon ng mga reinforced concrete buildings na ginamitan ng mga substandard materials. Ayon naman sa pag-aral ni Dr. J.K. Patel, Director ng International Metallurgy Limited ng Oxford, United Kingdom, nag-issue ng joint guidelines ang China Minister of Industry and Information Technology at ang Minister of Housing and Urban-Rural Development na nagsusulong sa paggamit ng mas mataas na kalidad na bakal. Layo nito na itigil na ang paggamit ng rebar na mababa ang yield strength o ang pinakamababang tibay nito kapag inaplayan ito ng tensyon. Subalit dahil sa malawak ang paggamit nito mga mababang kalidad na bakal at malaking puhunan na kakailanganin ng mga small at medium-sized steel mills, naantala ang phase-out nito ng may 5 taon pa. Gradual phase-out ang ginawa ng China sa mga quench and tempered rebars para hindi gaanong maapektuhan ng kanilang industriya ng bakal. Ipinagbawal na rin ng Taiwan ang paggamit ng QT rebars. Base sa National Standards of the Republic of China o CNS 2018, bawal ang thermo-mechanically treated na bakal na ginagamitan ng special water spray system gaya ng quench and tempered rebars. Maliban sa China at Taiwan, hindi na rin daw ginagamit ng Japan at Estados Unidos ang ganitong klase ng rebar. Nag-issue rin ng restriction sa paggamit nitong klaseng bakal sa Australia at New Zealand. I've actually already monitored and researched this very well. All conclusions point to the fact that quench tempered rebars are not applicable for highly seismic areas such as the Philippines. And that's why it's banned in China, in Taiwan, in Japan, they're exclusively not using it. In New Zealand, there are prohibitions which are quoted verbatim in the National Structural Code. Dito sa Pilipinas, quench and tempered rebars pa rin ang ginagamit sa buong bansa. Paliwanag ni Structural Engineer Efren Sison, nakasaad daw sa Structural Code ng ating bansa na maaring gamitin ang Grade 60 steel bars. Hindi pa daw tayo dumating sa punto na ipinagbabawal na ito, kaya't ito pa rin ang ginagamit ng nakararami dito. Up to now, we are only up to the grade 60, and this is the yung iba, mataas na eh, sa ibang bansa, going to 500 to 600, but still the National Structural Code still limited to 415, but the increase in strength depends on the research and development of this is engineering. Based on the test and based on the research, then you can devise your strength that you want. But up to now, hanggang dito pa lang tayo. Para kay Engineer Sison, ang mahalaga ay tama ang pagkakadesenyo ng mga struktura. My personal opinion, if it is properly designed, properly followed the National Structural Code, and then properly implemented, I don't think any... The basic philosophy of the design is, of course, we alam natin na magkakaroon ng mga
damages yan. The philosophy of the code is very paramount yung life safety. So, magkakaroon ka ng damages, pero it will not collapse. And you let the people get out from the building or from the structure. Yun ang basic philosophy sa design. Mm-hmm. Naniniwala naman si Yusek Ruth Castelo na safe ang paggamit ng quench and tempered rebars. Idinagdag niya na meron ng isinagawang cyclic loading test ang ilang kumpanya ng bakal dito sa Pilipinas. Merong companies tayo na we have around 3 or 4 steel companies who have undergone cyclic loading test outside the country, particularly Japan. Which companies are there? There's Pag-asa. There's, I understand Steel Asia also did that already. This year, early this year or late last year. And ano ho yung naging resulta? Ano yung mga tinesa na yung mga quench tempered? Yun ang tinesa. How, what was the result? No. Yung strength, of course, ng concrete nila would pass. Yeah. Oo, pass naman. Pass lahat, pati yung quench tempered nagpass. Steel, of course. Thermomechanical, heated. Yeah, yes. They all pass? Yes. So they can be used already for high rises? Of course. Quenched and tempered method has been used since the 1970s. Mm-hmm. It started in Belgium. Yeah. Doon nag-originate yan, and it's being used worldwide. Nang tanungin namin ng Steel Asia kung maaari kaming bigyan ng resulta ng cyclic loading test na kanilang isinagawa, pinabulaanan ni Steel Asia spokesperson Roberto Cola na meron na silang isinagawang cyclic loading test. Ganun din ang sinabi ni Yvonne Puyat ng Quality Assurance Department ng Pag-asa Steel. Ayon sa sulat na ipinadala ni Engineer Morales kay Yusek Castelo, isang local Taipan ang nagpagawa ng cyclic loading test sa isang independent Singapore laboratory. Ang resulta daw ay 3 cycles lang ng pagyanig ay bagsak na ang QT steel bars, samantalang umabot ng 25 cycles ang microalloy na bakal. Ibig sabihin daw nito ay kapag quench and tempered steel bar ang ginamit, ay 3 segundo lamang ay maaring bumagsak na ang bakal kapag tumama ang malakas na lindol, tulad na lamang ng nangyari sa Chuson Supermarket. Kapag gumuho ang iyong tahanan dahil sa lindol, paano ka muling makakabangon kung ang lahat ng iyong ipon ay napunta sa pagbayad ng naturang condo unit o bahay?